Magandang gabi mga tropa. So, may time tayo ngayon. So, walang gawa. Kaya, usapang electrical naman tayo ngayon. No? So, sa electrical tropa, so may mga symbols yan. So, bago tayo maggawa ng mga wiring, so kailangan natin, nalalaan natin yung mga basic automotive electrical symbols. So, may napapansin ako sa ating mga vlogger dyan na nag-gagawa ng electrical diagram. So, tama naman. Okay naman yung mga ano niya. Ang napansin ko lang, so, yung mga symbols nila is drawing lang. So, ang disadvantages noon, kapag tayo ay naka-encounter ng ganito, mga tropa, na diagram, na standard, so makita nyo yan. So wala nang, ano yan, mga pangapangalan niya. Puro symbols na yan. So, pag hindi natin alam ang ibig sabihin yung mga yan, so stop ball tayo. Kahit alam natin yung i-wiring, so kung hindi natin alam yung symbols, so stop ball tayo. So useless yung ating wiring pagka ganun, no? So, kaya ngayon, so, unti-unti-untiin natin bago tayo mag-aaral ng mga wiring, mag-apple sa wiring. Dito muna tayo sa basic automotive electrical symbols, no? So, umpisa natin dito, tropa. So, itong symbols na to, ang symbol ng battery, no? So, yung sumunod naman, yun naman ang horn. Symbols ng horn. Ito, tropa, ito ang flasher relay. So, ito, yung flasher relay nakalagay sa mga signal light sa hazard. So, merong mga letter yan sa loob. Bilog, lumalaki. Tapos may tatlong bilog sa loob. May P, may X, may L. So, ano ibig sabihin yung mga yan? So, itong X, ito yung galing ng fuse box. Dito, sa fuse box. O, yung pinaka supply niya. So, yung X, supply yan. Itong L, yan yung load. Ano ba yung load? Yung load, yun yung mga ilaw, light. So, ito yung palabas. Ito yung pasok, ito yung palabas. Supply, load. Yung P tropa, yun yung papunta ng dashboard sa mga indicator light. No? Yung sa dashboard, yung nagbiblink na ganon, pag sumig na ka, kaliwa ka na doon niya. No? So, ito namang next na symbol. So, ito yung symbol ng ignition switch. No? So, bakit na niya, may limang bilog yan. So, yung nasa taas, so medyo malabo lang, maliit din natin makita. B/AM or battery ammeter. So, dito, manggagaling yung papasok yung ating supply galing battery. So, pagka old school, mga OTJ, jeepney, so may ampere gauge pa yan. Ito yung ampere gauge. So, yung palabas dito, dito ang pasok. Yung pinaka-supply niya. So, yung sumunod, yung accessories. Yung accessories, yung mga ilaw, stereo, dyan yung i-coconnect. Yung sumunod, IG. So, yung ignition system. So, sa mga gasolina, yung galing papuntang coil, dito nyo ikukuha. So, next, yung pag sinusi mo, yung sa dulong-dulo, sa dulong-dulo, yun naman yung start. So, yung start, yung pag-start mo, yung bumabalik yung susiyan, dito yun. No? So, yung sa iba naman, ignition key, pag sa diesel, dito yung heater, pabalik. Or nabitumisan, pag ginanon mo, bago dumating ng start, yun yung heater. So, wala dito. Either dito sa taas, o bago makarating yung start, yung heater. No? So, iba yung ano, pero common, ganito ang symbols ng ating ignition switch. So, be careful sa ignition switch. Hindi nyo pwede ilagay yung magkahiwalay itong dimisan nyo. Iba, magkasama dito sa accessories at ignition key. Sa ignition, ignition coil. So, hindi nyo pwede ilagay yung ignition coil dito sa accessories. Andar ang sasakyan. Kaso, ang problema, kapag in-start nyo siya, hindi mamamatay yung mga ilaw.
no? Kasama, sabay-sabay yan. Sabay-sabay siya. So, ang dapat kasi, kapag nag-start ka, mamamatay yung mga accessories niya, yung mga ilaw sa loob, kapag in-start mo. So, para yung kuryente, papunta ng starter, ay walang kaagaw. So, pag sinama nyo yan, hihina ngayon yung starter pag pinagsama nyo din dito. No? Mag-hard starting siya. So, pag nilagay nyo rito sa IG, patay ito, nakapokus siya sa IG tsaka starter. Yan lang dalawang yan ang gagana. Kuha? So, kaya may sarili-sariling terminal yan. So, dito naman tayo sa amperes. So, yung mga old school, yung mga Jeep, owner type Jeep, meron nito ampere gauge. So, dito mo malalaan kung nakakarga ba siya ang ating alternator o hindi. So, pag umistart ka, papalo siya ng ganang negative. Pag umandar na yung makina at nag-rev ka, papalo siya sa positive. So, ito yon. So, sa mga bagong sasakyan naman, ang ano niya lang sa dashboard, meron siyang indicator lamp lang na ganito lang. So, kulay pula ito. Asul lang itong ginamit ko, positive tsaka negative. Pag lumabas siya, ibig sabihin hindi nag-charge. Ganun lang yung sa mga kotse. So, wala nito yung sa mga kotse, yung mga bago na yun. So, kaya pagka hindi old school, diretso na kayo dito. Galing sa battery. Ito naman galing sa battery, safe naman to kasi nga meron yung mga, ano, may mga fusible link. No? Sumunod naman, yung fuse. So, ito yung fuse. Parang uod. So, pagka marami, fuse box naman. Ayan, ito sumunod. And next, pag nakakita kayo ng symbol na ganito, ibig sabihin, ito yung ground or negative. Kasi ginagamit din siyang, makikita nyo rin yung ating symbol na ganito, pag mayroong nakalagay na E, earth, ibig sabihin, ground yun. So, dito naman tayo sa wires. Sa wires, pag magka-cross na ganyan, magka-cross, ibig sabihin, no, not connected yan. No? Pag naman yung cross ay may bilog sa gitna, ibig sabihin yung connected. Pero hindi kayo dapat maglalagay ng wire sa diagram na nakaganito tapos gumano kayo. So, sa ano lang ni ganyan, correct me if I'm wrong, sa electronics. So, sa automotive, walang ganyan. Ganito lang ang ginagamit. No? So, ayan yung mga tropa. Ang ating mga basic automotive electrical symbols, no? O mga tropa, sa switches naman tayo. So, ito yung symbols ng normally open switch. Ito naman yung symbol ng normally close. Ito naman symbols ng toggle switch. So, saan ginagaya yung mga toggle switch? So, common yan, mga signal light. So, pag old school, yung mga toggle switch, yung mga owner, mga Jeep. So, ang kalimitan ng mga switch na mga signal light, andito sa manibela, mga tropa, tawag daw combination switches. So, kapag nasira yon, so, ginagamitan ng toggle switch. Ito nga, toggle switch na double throw. Ayan. Left and right yan. So, ito yung symbol niya. So, sa hazard switch naman, ito naman. Ayan, hazard switch. Ayan, mga tropa. So, common yan sa mga single ginagamit. So, pagka gumamit naman kayo ng combination switch, so, yung symbol ng combination switch kasi iba-iba, kaya hindi ko na nilagay rito. Iba-iba siya sa diagram. So, but, i-actual din natin yon later on sa mga video natin. So, dito muna tayo sa ano. So, kalimitan mo kasi sa tropa sa combination switches, kapag may signal ka na, kasama na yung hazard pag na-connect mo siya sa manibela. So, sa manibela yon. So, ito naman mga tropa. So, yung ating ano, single filament bulb, no? Yung single filament bulb, ito tropa yung symbol niya. So, hindi yung bumbilya na dinrawingan mo lang, ganon. So, may symbol talaga siya. So, yung mga single, pag ibig sabihin niya, mga bulb yan.
single filament bulb. Double filament bulb, ito yun sa mga stoplight, sa headlight, kasi double siya, may high, sa headlight may high and low. So sa likod naman, magkasama yung taillight, tsaka brake light, kaya double siya. So yan, double filament bulb. So yun ang mga tropa ng basic automotive symbols ng mga switches, tsaka ating bulb, no? So ito naman ang switch tropa ng three-way pull type switch. So yung mga old school na sasakyan, na mga dihigit na ganon, kasi naunang sasakyan, may switch yan eh. Dihigit na ganon, tatlong higit yan. So makita nyo, may symbol siya, L1, L2, P1, P, tsaka C. So yan, hindi pwede kung saan-saan yung ikakabit yan. So magkakamali kayo. Ito, ginagamit yung three-way pull type switch sa headlight, no? Sa headlight yan, mga tropa. So yung C, yun ang pinaka-common. Yung sabihin ng common, doon itong switch na to, dito nyo ilalagay yung supply para umilaw yung headlight. Hindi nyo pwede ilagay rito sa pin, hindi nyo pwede ilagay sa 1. Yung galing ng ating fuse, dito nyo ipapasok. Yan, sa common. So, ano naman yung P, tsaka P1? So, yung P1, yung sa park light, no? Yung P, sa tail light. So, kasi noong araw, kapag lalo na yung mga sakya, pag binatak mong ganon, ni park light, dapat kasama, tsaka taillight. Diba? Paano pag yung park light mo yung nasa loob, yung ilaw, yung maliit na bumbilya, kailangan niya mamatay. So, kaya magkahiwala yon. Itong isa taillight, yung isa park light sa harap. Yung tail, yung kasama ng brake light na pula. So, dito nyo ilalagay yon. Ngayon, paano pag yung OTJ, nakabukod yung signal light, yung park light, hindi kasama ro sa headlight. Yung kinimita yung signal light, may ilaw sa ilalim eh, yung puti. So, sa required ni LTO, gabi, nakailaw din yung park light. So, pag hinigit mo yan, pangatlong higit mo, pag umilaw yung headlight, mamamatay yung park light. Sa harap. So, ang gagawin nyo dyan, i-coconnect nyo itong dalawang taon, nakaganyan nyo. Para magsabay, no? So, yan. Pag ilaw nyo, pag higit nyo, unang higit, park light, tail light, para magsabay yan, nakaano na to, kukunik nyo yung ganyan, tatap nyo. Kasi pag hindi nyo yun, mamamatay yung park light pag nag-low beam kayo. Itong L1 naman, ito yung low beam. Tropa, yan yung low. Itong L2, yan yung high. Papunta sa high. Kumbaga, ito yung bulb ng headlight, for example, isang L1, isang L2, left and right. So, yun tropa yung ating basic automotive symbols ng mga switches.